Yo, what's up? Welcome to my vlog and welcome to my channel. Kamusta kayo mga ka-dogs? Mga ka-dogs, sa vlog ko na ito, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang mga gulay na pwede sa ating mga alagang aso. Napakahalagang malaman po ninyo ito mga ka-dogs dahil ang mga gulay na ito ay makakatulong sa kalusugan ng ating mga alagang aso. Disclaimer lamang po. Ito po ay hango lamang sa aking pananaliksik. Gusto ko lamang po itong ibahagi sa inyo para magkaroon po kayo ng dagdag kaalaman para sa gulay na pwede sa ating mga alagang aso. Unang-una na po dyan ay ang kalabasa. Ayon po sa aking nakalap na impormasyon, ang kalabasa ay tiyak na isang superfood para sa ating mga alagang aso. Nagbibigay po ito ng maraming bitamina, trace minerals at fiber. At maaaring makatulong din ito sa pagkontrol ng problema sa pagtunaw. Tandaan mga ka-dogs, kapag nilaga po ninyo ang kalabasa, dapat wala po itong kahit anumang pampalasa. Kapag sobrang lambot na ng inyong kalabasa, durugin lang po ninyo ito ng mabuti at pwede niyo po itong ihalo sa pagkain ng inyong alagang aso. At dapat ay wag din po marami. Dapat pakunti-kunti lang, mga isang kutsara lang po or mga kalahating kutsara lamang po ang ihalo doon sa pagkain ng inyong alagang aso. At dumako naman po tayo sa pangalawa. At ito ay walang iba kundi ang karot. Ang karot po ay makakatulong upang mapanatiling malusog ang ngipin ng ating mga alagang aso. Ang karot ay mababa sa kaloriya o calories at taba. Ngunit mataas ito sa mga nutrisyon tulad ng mga bitamina, mineral at antioxidants. Makakatulong din po ang karot para mapanatili ang tamang timbang ng inyong alagang aso. Tandaan mga ka-dogs, ang karot ay pwedeng ipakain ng hindi luto or pwede ring ipakain ng luto. Kapag ipakain po ninyo ito ng hindi luto, gadgarin lamang po ninyo ito ng mabuti at ihalo doon sa pagkain ng inyong alagang aso. Kayo na po ang magtansya sa paghalo ng ginadgad na karot doon sa pagkain ng inyong alagang aso. Pwede nyo pong lagyan ng isang kutsara or mas kunti pa. At dumako na po tayo sa pangatlo. At ito ay walang iba kundi ang broccoli. Ang mga aso ay maaring makinabang mula sa mga nutrisyon sa broccoli. Katulad po ng vitamina K, calcium, at potassium. Ang vitamina K ay nagtataguyod po ng malakas na buto. At kasama ng maraming nutrisyon ng broccoli, maaari itong maging isang tunay na tulong para sa lumalagong aso. Tandaan po ninyo mga ka-dogs, kapag niluto po ninyo ang broccoli, ay dapat wag din po itong lagyan ng kung anumang pampalasa. Dapat po ay plain lamang. At kapag hinalo na po ninyo sa pagkain ng inyong alagang aso ang nilagang broccoli, ay dapat mga isang kutsara lamang po or mas konti pa. Kasi makasama din po ito sa inyong alagang aso kapag nasobrahan. At dumako na po tayo sa pang-apat. At ito po ay walang iba kundi ang green beans. Ang green beans ay puno ng fiber at may ilang calories. Tandaan po ulit mga ka-dogs, kapag naglaga po kayo ng green beans para sa inyong alagang aso, ay huwag din po itong lagyan ng kung anumang pampalasa. Eh dapat plain lamang po. At kunti lamang po ang ihalo nito sa kanilang pagkain. At dumako naman po tayo sa panglima. At ito po ay walang iba kundi ang sweet potato o kamote. Ayon po sa USDA, ang kamote ay naglalaman ng 180 calories, 41.4 gramo ng carbohydrate, 4 na gramo ng protina, at 0.3 na gramo ng taba, at 6.6 gramo ng hibla. Ang kamote po ay talagang mataas sa beta-carotene, vitamina A, vitamina B, vitamina C, magnesium at potassium. At naglalaman din po ito ng antioxidant. Ang paglaga po ng kamote ay dapat plain lang. Huwag po haluan ng kung anumang pampalasa. At bigyan lamang po ang inyong alagang aso nito ng sapat lamang po. Huwag po masyadong marami. Dahil po ito ay pwede ring makasama sa inyong alagang aso. At dumako na po tayo sa pang-anim. At ito po ay walang iba kundi ang dahon ng malunggay. Ang dahon po ng malunggay ay pampalakas ng immune system o kaya resistensya ng ating mga alagang aso. Pampatibay din po ito ng buto. At pampadagdag din po ito ng gatas para sa mga bagong panganak. At pwede rin po itong pampurga mga ka-dogs. Ang dahon po ng malunggay ay pwede po ninyong ihalo sa mga karne na inyong iluluto para sa inyong alagang aso. Mga ka-dogs, ang mga gulay po na ito ay gawin pong alternate ang pagbigay sa inyong alagang aso. Huwag din pong sunod-sunod na araw dahil makakasama din po ito sa inyong alagang aso.
at para hindi po sila magsawa. Pwede rin po ninyo itong ihalo sa kanilang dog food. Depende po sa inyong sariling pamamaraan. So mga kadogs, hanggang dito na lamang ang aking vlog at sana'y meron kang natutunan. Tulad ng lagi kong sinasabi, kapag maagapan, mas malaki ang gansa na mailigtas mo ang iyong alagang aso. Ingat po tayo lagi mga kadogs!